30 ohms 0.6, kahit 430 lang lagay natin. Okay, 30. Number 1. Yon, umagana siya. Yan, number 1. 0, number 2. So, hello sa inyo mga ka-DIY at welcome back sa ating Muntin Channel at maraming maraming salamat na rin sa inyong mga suporta. So, ngayon mga ka-DIY, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng digital tester dito sa ating mga electric fan, yan o. Yan, kung paano siya hanapin yung common at saka mga speed at kung paano siya gamitin ang digital tester sa mga ganito, sa mga coil. Okay, mga ka-DIY, step by step itong gagawin ko, kaya panoorin nyo na lang mga ka-DIY para magkaroon rin ng mga analysis yung mga bago lang, okay? So, lagay natin dito sa ating test prod yung ating common at saka positive. Ito yung positive sign, yung may pula. Lagay natin yung positive. Tapos yung common, yun ang itim. Yan. Okay? So, una-una natin gagawin mga ka-DIY. Puntaan natin yung symbol ng ohms ito. So, yung tester ko nga pala mga ka-DIY, ito ay reach meter 1-auto. Yan. Reach meter 1-auto. So, nasa 600 plus lang ito. Bili ko sa Shopee. 600 to 700 ata, nakalimutan ko na. Tapos, iset natin sa symbol na ito. Ito yun, no? Symbol. Yung apat na yan. Symbol ng ohms, buzzer, capacitance or capacitor. Tapos, diode sign. Okay, dyan natin i-select yung ating tester. O, ito na. Tapos, puntahan natin yung, ito na yung range niya. Ito yung apat na gagamitin natin. So, unang select natin dyan mga ka-DIY, ito yung mega ohms. Nakita nyo, mega ohms. Yan, pwede natin pang reading yan mamaya. Tapos, buzzer. Ayan yung buzzer na yan. Ayan. So, yan ang gagamitin natin mamaya. Tapos, yan, may buzzer na siya, mayroon pa siyang reading or ohms. Tapos, select natin. Then, diode sign. Yan ay para sa mga diode. Tapos, ito yung NF or para sa mga capacitor. Ito yung kagandaan sa analog, sa digital. Kaysa sa analog. Okay? Basta't meron siyang NF or nanofarad para yan sa mga kapasitor, mga ganito. Okay, unang gagawin natin mga ka-DIY, select ulit natin, balik ulit siya sa 0. Yan, balik ulit siya sa mega ohms or sa auto. Ito na yan, auto ohms. Okay, ang gagamit, ang unang si-select natin dyan, yung buzzer, ito, select natin ulit. Select, yan, kung nakita nyo yung buzzer na yan, yun ang gagamitin natin. Okay? Kung inyong naririnig, yan, nagbabuzzer or nagbibip. Yan, nagbabuzzer. Okay? Dito naman sa electric fan, ang unang hahanapin mo dito, common. Common ang unang hahanapin mo dito sa mga wirings. Okay? Para magawa yung common yon, para mahanap yon, gagamit ka ng buzzer. Or, beep. Ito, yan. Diba tumutunog? Yan ang unang gagamitin mo. At unang hahanapin mo sa coil ay yung common. Common wirings dito. Okay? So, ganito lang yan mga ka-DIY. Nag-ready ako ng tape para sa common. Okay? So, patayo lang natin yung ating tester. Yan, lagyan. Ito yung hold. At ito naman yung ilaw. Pag long press yan, magkakaroon ng ilaw. Yan. Kung isang pindot lang, hold yan, hold. Or, i-press niya yung, i-process niya yung reading. Okay? Ulit natin. Yan, nagbe-beep. Dito sa ulihan mga ka-DIY, tanggalin nyo muna yung kapasitor ito. Pagaganain natin pati itong electric fan ito. I-install natin yan dito sa switch ito. Yan. So, tanggalin nyo na lang yung kapasitor sa ulihan, itong dalawa. Yan. So, putulin nyo lang at balatan. Itong dalawang connection sa ulihan. Okay? Ang unang hanapin natin, yung buzzer. Yung nagbabuzzer na, na coil. Yan. O nagbabuzzer na connection. Okay? Alin mas sa dalawang test prod na ito, ilalagay natin yung isa dito sa ulihan. Dito. Okay? Dito natin ilagay. Sa capacitor line. O alin man dyan sa dalawa. Basta magbuzzer siya at hindi magbuzzer, ibig sabihin yun na yung common. Okay? Pag hindi nagbuzzer, ibig sabihin yun ang common at dapat walang reading. Kasi yung test prod natin, makaka-reading pa siya, makakabuzzer siya. Dapat yung hanapin natin dito, nagbabuzzer at saka walang buzzer. At dapat walang reading. Okay? So, ganito lang. Okay? Ilagay natin yung isang probe dito sa ulihan. Edikit natin. Okay? Nakadikit na.
Then, hanapin natin dito sa mga wirings niya. Okay? Kung inyong napapansin, nagkaroon siya ng reading 421 ohms. Kasi nga, beep at saka ohms. Ibig sabihin, makaka-reading talaga at magbabaser pa. Yan, yung hanapin natin dito, yung walang reading, ganito. Yung OL siya, OL. Okay, ulitin natin. Paglapag natin dyan, balatan nyo na lang yung ulihan, ganito, balatan nyo na lang. 421 yung reading, okay? Pangalawa, huwag mo munang pansinin yung mga reading na yan, ayan. Pangatlo, yan, may reading siya, di ba? Huwag mo munang pansinin yan. Yan, dito sa puti, yan o, OL. Okay? Yan yung puti na yan na wiring na ito, yan na yung common. Napapansin nyo dito sa tatlo, nagkakaroon siya ng reading. Pagdating dito sa ulihan, wala siyang reading. Yan ang unang hahanapin mo, yung walang reading. Pag inilipat mo itong test prod na ito sa isang line, magbabaser yan. Yan, naririnig nyo? Yan, nagbabaser siya, di ba? Yan ang common na tinatawag. Yan ang unang hahanapin natin. Yan, nagbabaser. O, di ba? Yan. Pag dito naman sa kabila, wala siyang reading. Pagdating naman dito sa kabila, nagkakaroon siya ng buzzer. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang common itong dalawang line ito. Okay? Lapit natin konti. So, ito yung nagbabuzzer dito sa wiring na ito. So, ibig sabihin yan ay konektado. Nag-iisang wire na galing dito sa ibaba, papunta doon sa itaas dito sa ating wiring ng kapasitor. Yan. Bali, isang wire lang yan. Nagkaroon lang yan. Pag walang reading o walang buzzer, pag walang buzzer, ibig sabihin, sira yung fuse sa loob. Or, may putol sa connection. Okay? Yun ang tatandaan nyo mga ka-DIY. Palitan nyo muna yung fuse pag walang buzzer ito. Pero pag ganito yung reading natin, kasi itong motor ito ay buo. Yan. Dinidemo lang natin sa inyo. Okay, yan na. Pagdating dito sa kabila, wala yan. OL yan. Dito sa kabila, nagre-read na babuzzer. Ibig sabihin lang, ito yung common. Ito na yung ilalagay natin sa line 1 at line 2. Kaya nag-ready ako ng tape. Yan o. Lagyan natin ng tape yan. Okay? Ibig sabihin, ito na yung common niya. Yung may tape. Ngayon naman, ang natira na tatlo na ito, ito na yung ilalagay mo sa speed. Okay? Ito na yung ilalagay mo sa speed. Now, yung isang test prod natin, ilalagay natin yan sa common. Ngayon, nahanapin na uli natin dito kung sino yung ilalagay natin sa speed. Ito. Okay? Ilalagay natin yung isang probe dito sa kulay puti. Dito. Tapos, itester natin yung tatlong wiring na ito. Kasi ito ay ipipesto na natin doon sa switches at pagaganahin natin ito. Okay? So, bago yan mga ka-DIY, dapat may reading din yung dalawang ito. Huli. Okay? Para magkaroon ng reading yan, puntahan mo yung mega ohms. Ito, silika. Kailangan may connection din itong dalawa. Select. 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 Yan. Naka-auto. Ibig sabihin, yan ang pang-test yung mega ohms. Okay? Testin natin itong dalawa sa ulihan. Dapat ito ay magkaroon ng reading. Yan. 746 ohms. Kohms. O kilo ohms. Yan. So, ibig sabihin, buo yan. 746. Yan ang mataas na reading. Dito yung nakapisto sa line ng kapasitor. Yan. Okay? So, dapat yan ay may reading. Tapos, puntahan na natin ito. So, wala nang problema dito sa dalawa kasi nagkaroon ng reading. Pag walang reading, yung ibig sabihin, may putol sa coil. May putol doon sa loob, sa winding. Okay? So, hanapin natin ito dito yung speed sa tatlong ito. Kung sino dito yung inilagay natin sa number 1, number 2, at number 3. Okay? So, pistol lang natin. Ayan mga ka-DIY. So, nakaset pa rin tayo sa mega ohms or M at saka itong Q. Parang sapatos. Yan, mega ohms yan or naka-auto. Okay? So, lagyan natin ang ilaw. Yan. So, alin man sa dalawang test prod na ito, ilalagay natin dito sa common. Ito yung palatandaan kita kanina, yung nag-buzzer doon sa itaas. Ito na yung wiring na yon, yung puti. Okay?
Ngayon, ito nilagyan ko ng tape para makita nyo kung saan siya ilalagay sa speed. Kasi itong tatlo sa speed na ito. Ilalagay natin sa speed natin ilalagay. Okay? Dito sa kulay pula, tingnan natin yung reading niya. Okay? Okay? 430 ohms, 0.6. Kahit 430 lang, lagay natin. Okay? Okay, 430 ohms. Tapos na itong pula, ito na naman yung kulay gray. 535 ohms. Okay? 535 ohms. 0.8 o 535 lang. Lagay natin. Okay, yung yellow. 595 ohms. Okay, nakita nyo? 595 k-ohms pala. Sorry, yan. 595. Okay, so yan na ang yung reading natin. Okay, 595, 535 at 430. Ito na yung common or com. Yan, yan ang common natin. Ito naman yung speed. Yung pinakamataas na resistance dito na reading natin, yun ang number 1. Okay? Saan ba yung mataas na resistance dyan? Yung mataas na number 595. O yan ang pinakamataas na resistance. Yan ang number 1. Ayan, yan ang ilalagay natin sa speed ng number 1. Yung pinakamababa dito, yun ang number 3. Okay? Yun ang yung pinakamababang resistance, yun ang number 3. Tapos yung ito, ito yung ginitnaan nilang dalawa, mataas at mababang resistance, ito yung gitna. Ito yung number 2. Ilalagay natin sa number 2 ito. Okay, so ganun lang. Ito na yung 1, ito na yung 2, ito na yung 3. Para yan sa ating speed. Or ilalagay natin to sa may button. Dito ilalagay na natin, install natin yan dito. So, okay mga ka-DIY, okay. So ganun lang paggamit ng ating multi-tester. Na ganito yung digital tester natin. Off natin yan. Tapos, ito. So ito yung ating saksakan ano. Okay, ito yung ating cord. Tapos ito naman yung ating switch. Yung itong cord natin mayroong line 1 at saka line 2. Line 1, line 2 or common. Okay? So yung isang line dyan pumunta yan dito sa ating switch. Ito sa pre-play. Yan o pre-play or hindi bumabaon. Dyan lagi nakapisto yan sa harapan niya yung isang line ito. Automatic yung sumunod dyan. Ito yung pre-play. Automatic nang susunod dyan ito yung number 1, number 2 at number 3 sa speed. Pag pinindot natin yan, babaon yan. Okay, yan ang number 1. Yung mataas na reading na ito, ito yung number 1, ito yung yellow, ito na yung inilalagay natin dito. Tapos, 0 natin. Ito na yung number 2 nyan. Yung number 2, ito naman yung kulay gray, ilalagay natin dito, ihinang natin dito. Okay, off natin. Number 3, yung kulay, ito, yung number 3 na ito, ito na yan, yung kulay pula. Okay, ganun lang siya install. O ganun lang siya ilagay dito sa mga switchings. Tapos itong nakahiwalay na ito, na wirings na isa, ito naman yung com, yung common natin, yung kanina yung nagbaser, ito. Yan, yan ang isang line niya dito. Yan. Andito natin ilalagay sa kulay blue, yung kulay puti na yung common. Hinahanap natin yung common para matagpuan natin yung mga switches, yung mga speed. Kaya unang hahanapin mo sa tester itong common para matagpuan mo yung mga switch or yung mga speed. Okay, ganun lang gamitin nyo itong digital. Okay, install natin. Okay, yan, kinabit na natin yung isang linya dito. Tapos, hinangin ulit natin ito. 1, 2, 3. Okay, hinangin natin dito. Pag ganito, okay, hinangin natin. O yan mga ka-DIY, double check natin. So yung kapasitor, nilagyan ko na siya ng kapasitor. Tapos, ayan na. Itong yellow kanina dito. Itong gray, ito yan. Tapos ito yung ating kulay. Pula yung red, yung mataas na resistance. Ayan. Itong yung line 1 natin. At common natin. Okay? Common ng motor, ito yung puti na yan. Common ng motor yan. Ito naman yung common ng switch. Dalawang common kasi yan. Ito yung hindi dumadaan ng switch. Okay? Saksak natin.
Then, bigyan natin ng power. Nilagyan ko siya ng tape para makita nyo gumagana. Okay? Okay, on natin number one. Ito yung zero. Zero, ito yung number one. Yon, gumagana siya. Yan, number one. Zero, number two. Okay, gumagana. Zero, number three. Yon. So, ibig sabihin, tamang-tama yung ating pag-install. Okay? So, off natin. Yon. One, two, three, zero. So, ganun lang mga ka-DIY. Off natin. So, ganun lang mga ka-DIY kung paano maggamit ng ating tester at paano mag-install dito sa mga ganito. Okay? So, mga ganito kasi mga ka-DIY, mga minsan yung mga customer pinuputol or minsan balak nyo mag-transfer na ibang mga motor tapos ganito yung mga sitwasyon yung mga putol na. Ayan. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY at sana meron kayong napulot na idea kahit konti. Kung nagustuhan nyo mga ka-DIY, pakisubscribe na lang ating muting channel at pakisuporta na lang yung mga technician natin. Kapwa natin tech vlogger din. Suportahan natin mga ka-DIY. Yan. So, ito ay pang beginner lang naman at maraming salamat sa inyo. Okay? So, hanggang dito lamang at maraming salamat. GM Tutorial. Bye-bye.